Kinben Book 5, Chapter 8. Hindi gaanong naging epektibo ang ginawang estratehiya ni Coach Isaiah sa natitirang minuto ng unang quarter. Hindi nga nila nagawang mapigilan si Lionel Doremdes, at mas iniisip niya ay ang hindi pa pagpapakita ng tunay na galawan ng ilang mga kasamahan nito, lalo na nga ang team captain na si Carlos Duran. Bump tapos titira. Ito ang naging galaw niya at nakakakuha pa siya ng foul sa pamamagitan noon. Magaling ang anak mo PJ, maging ako ay humanga sa ginagawa niya. Sabi pa nga ni Coach Cervantes sa sarili, at sa pagdating ng kanyang mga players ay kita niya ang bahagyang pagod sa mga ito. Ito raw ang posibleng maging pakiramdam nila sa oras na sumabak na sila sa higher leagues. Hindi na raw ito kagaya ng nasa OMPL, dahil sa oras na maglaro raw ang mga ito sa ibang lugar ay kailangan na nilang mawala sa kanilang comfort zone. Good job team, sambit naman ni Coach Garvin nang dumating ang kanyang mga players. Sandali nga rin siyang napatingin sa anak ng kanyang Sir PJ at agad niya itong binigyan ng tapik sa balikat. Magpahinga ka muna Lionel, sabi nga niya, ngunit napatingin sa kanya ito. Kaya ko pa coach, ngayon lang uli ako naglaro ng ganito, kaya mas magandang tuloy lang ang playing time ko. Okay po ba yun coach? Mahinang winika naman ni Lionel at napangiti si Garvin dahil inaasahan na raw niya ito. Ibang iba ka talaga sa dalawa mong pinsan na dati kong player sa team. Sige, magpahinga ka lang habang hindi pa nagsisimula second quarter. Salamat coach, sambit ni Lionel na pagkaupo ay inabutan agad ng tubig ni Baez ng kanyang tropang napili rin para maging member ng Wildcats. Napasulyap nga rin siya sa kanyang kakamping may mahabang buhok na hanggang balikat. Mukhang nag-enjoy ka sa paglalaro ah, mahinang sabi naman ni Ian Baez kay Lionel. Pakiramdam ko kasi kapag hindi ako nag-ayos ay matatalo tayo. Baka biglang may gawin si Maki. Napapangiting wika naman ni Lionel at napatingin nga sila sa kabilang bench. Pero hindi kanya mapigilan, mas magaling ka sa kanya, based sa napanood ko, sambit naman ni Ian at tumangutangu naman si Lionel matapos makainom. Nag-oobserba pa lang ang isang Ian. Madalas ginagalingan niya kapag nasa second half. Kaya iyang 10 puntos na Ian, pwede pa iyang mabura kung magpapaisi-isi tayo, sagot ni Lionel na bahagyang ikinangiti ni Coach Garvin. Naririnig niya kasi ang kwentuhan ng dalawa, at nang mapatingin nga siya sa kanyang team captain ay makikita naman ang pagngiti nito sa sinasabi ng bagong Doremdes na kanilang kasama. Sa wakas, may totoong Doremdes na kaming kasama sa team, wika na nga lang ni Carlos Duran sa kanyang sarili habang nagpupunas ng pawis, at napatingin pa nga siya sa isa niyang kakampi na singkit at pisoy. Relax ka lang dyan, wika nga ni Duran dito, at pagtango naman ang tugo ng manlalarong iyon na hanggang balikat ang buhok. Dito na nga rin pinaghanda ni Coach Garvin si Ian Baez para ipalit kay Barakel. Si Doremdes at Duran naman ay mananatili sa lineup, at ngayon nga ay ibabalik niya sa laro si Robert Zamora at ipapasok niya si Janrus Manzano para sa small forward position. Isa si Manzano sa mga original players niya at may kakayahan itong pumuntos at kumuha ng rebound. May kakayahan din itong makipagsabayan sa ilalim at mabilis din itong kumilos dahil batak ito sa takbuhan. Ian Baez, Lionel Doremdes, Janrus Manzano, Robert Zamora, Carlos Duran. Ito nga ang lineup ng Batangas Wildcats para sa second quarter. Nang makita nga ito ni Coach Isaiah ay agad niyang tinawag si Tristan upang gamitin ang advantage laban kay Zamora. Martin Suarez, Mover Flores, Baron Cimeron, Tristan Agoncillo, Mark Hilly. Ito naman ang lineup ng Kalapan na kinaseryoso agad ni Coach Garvin. Small ball lineup daw ito at mukhang mapapalaban daw sa takbuhan ang kanyang mga players. Kaso sa kabila noon ay tila kalmado pa rin naman siya. Wala si Maki at hindi pa rin naglalaro si Ricky. Seryoso ba ang mga ito sa labang ito? Sambit naman ni Lionel na nagpaseryoso na lang nang lumapit sa kanya si Mover Flores. Kilala niya ito pero hindi niya maisip na kaya siya na itong pigilan, lalo pat mas matangkad siya rito. Napasulip na nga lang siya sa bench ng Kalapan at doon niya nakitang magkatabi si Maki at Ricky
na seryosong nag-uusap. Mansano, ngayon ko lang yata narinig ang pangalan mo. Magaling ka ba? Good luck sa iyo kasi hindi kita pagbibigyan. Pagyayabang agad ni Baron nang lumapit siya sa kanyang makakatapat. At pagkatapos noon ay napasulyap agad siya sa kaharap ni Mover. Ikaw Lionel Durendez ang target ko, manda ka. Sabi pa nga niya sa sarili. At dito na nga sinambot ni Ian Baez ang bola mula sa inbound pass ni Duran. Baron, ayusin mo ang paglalaro. Huwag mong uunahin ang yabang. Biglang sigaw naman ni Larry na ikinaseryoso ni Cimarron. At bahagyang ikinangiti naman ni Martin na sumasabay lang kay Baez na kasalukuyang pinapatalbog ang bola papunta sa side ng mga ito. Ang ingay mo ba, Balu? Bulalas naman ni Baron at dito na nga biglang tumakas sa kanya si Mansano. Pagkakita naman dito ni Baez ay agad niyang ibinato rito ang bola. Si Coach Isaiah naman ay napatingin kay Larry Dison at agad naman nagsorry ang player niyang ito. Nalibre nga si Mansano at pagkasambot niya sa bola ay walang alinlangan siyang nagpakawala ng isang jump shot. Kumawala na ang bola sa kanyang palad. Kaso isang malakas na hampas mula sa tabi niya ang sumalubong dito. Asa ka pa. Bulalas nga ni Cimarron at nang makita iyon ni Durendez ay bahagya siyang napangiti. Kasabay nga noon ay ang bigla niyang pagtakas mula kay Flores. Tumapon palayo ang bola at makikitang papalapit na doon si Lionel. Kaso dito na nga bumilis ang takbo ni Flores at inunahan siya nito. Kinuha nga ni Mover ang bola at kasabay noon ay ang biglang pagkaripas ng takbo ng apat pa niyang kakampi sa loob ng court. Naiwanan nga kagad si Naduran at Zamora. Mabilis ding ipinasa ni Mover ang bola kay Tristan Agoncillo dahil sa posibilidad na maagawan daw siya ni Durendez. Pagkasambot naman ni Tristan ay walang tingin ng pasa pa ang kanyang ginawa papunta sa kanyang kaliwa at dito na nga sumulpot si Marky na agad na nagpakawala ng tres. Hinalit nga ng bola ang basket at nagkatinginan pa nga sila ni Tristan matapos iyon. Sina Agoncillo at Lee ang gagamitin nilang advantage. Sambit naman ni Coach Garvin na napatingin kay Duran matapos iyon. Hindi ninyo kailangan makipagsabayan sa dalawang iyan. Gawin lang ninyo ang laro kung saan kayo komportable. Sabi pa nga sa sarili ni Coach Garvin matapos iyon. Depensa na, mamaya na kayo mag-celebrate. Bulalas naman agad ni Mover at doon na nga rin agad na tumakbo ang mga kasamahan niya papunta sa side ng kalaban. Titingnan ko kung magiging effective ito. Sambit naman ni Isaiah sa isip. Alam niya kasing malalakas ang kanyang players at hindi niya kailangan palaging umasa kay Maki o kay Ricky. Para rin ito sa ikagagaling ng kanilang team para hindi lang mag-focus ang depensa ng kalaban sa ilan niyang players. Naging kalmado naman si Ian Baez nang dalhin niya ang bola sa kanilang side. Dito nga ay nakita kaagad niya ang pagpose ni Lionel kay Mover Flores. Itinas nga rin ito ang kamay nito para sabihing sa kanya ipasa ang bola. Nang mapansin naman ito ni Suarez ay dito na nga siya bumigla ng steal sa bola. Lumampas si Martin at napaseryoso siya nang makitang sumilay sa labi ni Baez ang maliit na ngiti. Isang biglaang sidestep ang ginawa nito at ngayon nga ay nalampasan siya nito na kaagad na ikinaseryoso ng mga kakampi niya. Naisahan niya ako. Sambit ni Martin na mabilis na bumawi ng kilos at buong bilis na hinabol si Baez. Kaso nang nasa likuran na siya nito ay doon na siya napatingin sa mga kamay nito. Ipapasa na nga nito ang bola at iyon ay pumunta kay Durendez na pagkasambot ay biglang kumahanan mula sa depensa ni Flores. Isang biglaang pagkaliwa rin ang isinunod ni Durendez na naging dahilan upang ang bahagyang kumahanan si Flores ay maiwanan niya. Sinamahan pa nga niya ito ng pasimpleng hawi. Hindi mo ako kaya. Sambit pa nga ni Lionel. At doon na nga nito tuluyang iniwanan si Flores. Magas daw siya masyadong mamoste. Ang hirap niyang itulak. Sabi na nga lang ni Mover sa sarili. Pero hindi raw ito ang oras para mag-isip ng hindi maganda. Aatake na naman nga si Durendez. At dito nga ay makikita kaagad ang paghanda ng mga players ng kalapan. Naka-alerto na nga si Marque at Tristan. Huminto naman si Lionel. At kasabay ng paggalaw ng kanyang mga kamay ay ang pagpapakawala niya ng bola papunta sa ibaba. Isang bounce pass ang kanyang ginawa at dumiretso ito sa pagitan ng mga binti ni Markili. Kasunod din noon ay ang pagsambot ni Duran na mabilis na humakbang palapit sa basket.
Ang mga taga Batangas ay napakuyom nang makitang nasa ere na ang kanilang team captain para idakdak ang bola, kaso mula sa ilalim ay biglang lumitaw ang humabol na si Cimarron. Nagdidilim ang paningin nito at si Isaiah ay marahang napangiti dahil sinusunod ni Cimarron ang ilang mga sinabi niya rito kapag sila ay may practice. Matapang ka, hindi ba? Ikaw ang pinakamayabang sa mga players ko. Gusto kong ang yabang na iyan ay gamitin mo ng tama. Hindi mo kailangan pumuntos dahil ang pinakang main objective mo sa laro ay ang maging shot blocker. Mabilis ka at mataas tumalon, kaya siguro iyon ang magiging role mo kapag naglaro na kayo. Masyado ng maraming scorers ang team, hindi mo na kailangan dumagdag pa. Wika nga sa kanya ni Sir Isaiah nang magkausap sila minsan. Napaseryoso naman ang mga taga-Batangas nang mabigo si Duran na idakdak ang bola. Maging si Lionel nga ay nagulat din sa ginawa ni Baron Cimarron. Isang block kasi ang ginawa nito at sa paglapag nito sa ibaba ay siya ring pagtapo ng bola palayo. Napasigaw na nga lang si Coach Kervin dahil kasalukuyan na kaagad na tumatakbo ang apat na players ng Kalapan. Hindi, sambit ni Lionel na mabilis na hinabol si Mover. Makikita nga rin ang paghabol ni Baez kay Suarez na siyang may hawak sa bola. Sa oras na matalo namin ang Batangas Wildcats sa labang ito, dito ko masasabing handa na kami sa Mimaropa League at lalong-lalo na sa Maharlika League. Sambit nga ni Isaiah sa sarili na napangiti ng isang no-look pass ang ginawa ni Suarez. Dumiretso nga ang bola sa dumating na si Tristan Agoncillo at buong lakas itong idinakdak iyon sa basket na ikinasigaw ni Larry Dison at Marlon Magbuo. Pero kung matalo kami, mas maganda siguro kung di kitang iscore. Napakuyom pa nga ng kamao si Tristan at isang high five ang ibinigay niya kay Martin Suarez dahil sa maganda nitong pasa. Mula naman sa dulong court ay makikita si Baron na nakangising nakatingin sa team captain ng Wildcats. Hindi ka makakapuntos hanggat nandito ako sa laro. Maangas na winika ni Baron na pasimple pang sinanggi ng balikat ang mas malaki sa kanyang si Carlos Duran. Isang maliit na pagtawa naman ang ginawa ni Duran at marahan niyang ikinalma ang kanyang sarili. Napatingin din nga sa kanya si Robert Zamora at alam nitong napahiya ang kanilang team captain dahil sa ginawa ni Cimarron. Captain, huwag mong isiping exhibition game lang ito. Mas mabuti sigurong isipin nating isa itong official game. Sambit nga ni Robert Zamora na pasimpleng lumapit kay Duran na huminga ng malalim at kumalma. Nang mga oras namang iyon ay pasimple nagkatingin ng sina Ian at Lionel na tila may iniisip. Pagkasambot nga ni Bae sa bola ay doon na nga rin sabay na tumakbo ang dalawa na kinaseryoso ni na Suarez at Flores. Nasa kabilang dulo si Baez habang nasa kanang bahagi naman si Lionel. Kapwa nga ang may ngiti sila sa labi at may kaseryosohan naman mula sa mga mata. Ang bilis, sambit ni Suarez habang si Mover naman ay pinilit na sumabay kay Lionel na walang pakialam kung siya ay mabangga. Agad din kumilo si Zamora at Duran para bigyan ng espasyo ang paparating na dalawa. Napaseryoso na lang si Tristan at Marquis sa nangyayari habang si Baro naman ay seryosong pinagmamasdan ang mangyayari. Dahan-dahan din siyang naglalakad habang dinidikit ang si Manzano. At nang nakita pa niyang naiwan ni Duremde si Mover ay doon na siya bumigla ng takbo. Kasabay rin noon ay ang pagbato ni Bae sa bola. Ang mga manonood sa loob ng court ay napaseryoso dahil sa kaliwang bahagi ay lumitaw na si Duremdes. Tumalon nga siya sa ere at pagkasambot ng kanang palad niya ay doon na ito napangiti. Ang alley-oop play nga na ginawa ng dalawa ay susubukang pigilan ni Baron Cimarron na nakangisi pa nang makipagsabayan ito sa ere kay Duremdes. Mayabang ka talaga, Baron Cimarron, at gusto ko iyan. Mahinang sambit ni Duremdes at nang ibablock na siya ni Cimarron ay agaran niyang iniiwas ang bola at doon na nga nayanig ang board kasabay ng pagbagsak ng manlalarong nakasuot ng Kalapan jersey. Ang mga players sa bench ng Batangas ay napatayo sa pagkagulat habang sa kabila naman ay makikita ang pagseryoso ni Nadison at Sanchez dahil sa pag-posterized ni Duremdes kay Baron. Sumilbato nga rin ang referee at nabigyan pa ng foul si Baron na kasalukuyang nakahiga sa harapan ng lumapag na si Lionel. Binigyan nga muna ni Duremdes ito ng tingin
at pagkatapos ay iniwanan niya ito na tila wala lang. Ang lakas, hindi ko pa rin magawang pigilan ang dunk niya. Nasabi na nga lang ni Baron na kaagad na nilapitan ni na Mover at Tristan para tulungan tumayo. Ano, are you okay? Tanong pa nga ni Mover at si Baron naman ay pinagpagan ng kanyang pwetan at tumalon-talon. Wala ito, sa sunod hindi na siya makakaulit. Sambit pa nga ni si Meron na pasimpleng tiningnan si Lionel na pumunta na sa free throw area. Bakit mo pa kasi sinabayan? Ang ganda ng buwelo niya. Sambit naman ni Tristan. Sinong sasabay sa kanya? Kapag palagi niyang magagawa iyon, ay paulit-ulit niya iyong gagawin sa atin. Wika pa nga ni Baron na kinaseryoso naman ni Mover. Nag-iisip ka na ngayon ha? Sabi na nga lang ni Mover sa sarili at tama raw ito. Kahit siya ay ngayon lang niya napagtanto na hindi pala basta-basta itong si Duremdes. Ang ikinakaisip lang niya ay hindi pa rin naglalaro sa team ng Batangas ang player nila na may mahabang buhok. Ang manlalarong iyon ang madalas na tinutulungan ni Duran sa scoring ng Wildcats sa Maharlika. At nang tingnan niya sa bench ito ay mukhang hindi pa ito balak paglaruin ng kanilang coach. Si Duran, si Duremdes, at ang isang iyon, si Russell Javier Jr. Sila ang expected kong big 3 ng Wildcats, pero mukhang wala pong balak na paglaruin ito. Dagdag pa nga ni Mover sa sarili ng mga oras na iyon. Isa rin nga ito sa dahilan ni Coach Isaiah kung bakit ayaw niyang basta paglaruin ng matagal si Maki at maging si Ricky. Gusto nitong magawa nilang mailang paso ang current players ng Wildcats dahil alam nitong hindi maglalaro ang ace player ng Batangas na si Javier kung hindi nila maiipakita rito na karapat dapat sila. Si Russell Javier Jr. ay anak ng isang player noon na nakalaban na rin ni Isaiah Cervantes sa Regional League. Nasa top 10 best player din ito ng Maharlika League rankings at ito ang main offensive weapon na mayroon ng Wildcats sa nakalipas na taon nila. Pumasok nga ang bonus shot ni Duremdes na naging dahilan upang ang score ay maging 21-29. Mula nga sa bench ng Kalapan ay makikita naman si Ricky na may tinatanong sa kanyang Kuya Maki. Anak siya ni Russell Javier na dating nakalaban ni Coach kung tama ang pagkakaalala ko. Wika nga ni Ricky kay Maki na tumango naman kaagad. Oo, at kailangan mapaglaro natin siya para malaman natin kung kaya ba nating makipagsabayan sa full lineup ng Batangas. Kagaya ni Coach, mukhang nag-i-experimento rin sila sa mga lineups na gagawin nila. Kung makikita mo, marami silang players na kasama, pero hindi ibig sabihin noon ay lahat sila ay makakapaglaro sa Maharlika. Pipiliin pa nila ang magiging official na players sa darating na Oktobre. Nakalaban mo na ba siya, Kuya? Umiling si Maki. Hindi pa, pero si Lionel nakalaban na raw niya ito. At hindi raw siya manalo rito dahil ang specialty nito ay ang depensa. Pero ang mas delikado rin dito ay ang kanyang opensa dahil nasa top 5 scorers siya sa Maharlika League. Mid-range shots ang madalas niyang ginagawa at mahirap itong pigilan dahil malikot ito kapag hawak ang bola. Dagdag pa nga ni Maki na lalong ikinaseryoso ni Ricky. Matapos din iyon, ay biglangan tumayo si Ricky at lumapit sa kanilang coach. Coach, baka pwede na po ninyo akong panglaruin? Nakangiting tanong ni Ricky na seryoso namang tiningnan ni Isaiah. Gusto kong papasukin nila si Javier. Paano mo yun gagawin? May naiisip ka na bang paraan kung paano pipigilan si Duremdes? Seryosong tanong naman ni Isaiah. Wala coach, pero may isa akong paraan na naiisip. Iyon ay kung okay lang po sa inyo. Makikita nga sa mukha ni Mendez na parang may plano talaga ito. Maging ang tingin nito ay para bang may binabalak ito na gustong makita ni Isaiah. Depende sa sasabihin mo. Gawin muna ninyo uli akong main offense ng team natin kahit ngayon lang. Sambit ni Ricky. Nakita mo naman siguro kung paano kanila pipigilan. Iba na ito sa OMPL, Ricky. Kalmadong pinagmasdan ni Mendez si Coach Cervantes. Alam ko po iyan, pero kung palagi kong iisipin iyan, ay wala lalong mangyayari. Alam ko po ang plano ninyo para sa akin, ang gawing best point guard sa team. Kung ano man ang gagawin ko, ay panoorin po ninyo. Kasi sisiguruhin kong paglalaroin nila si Russell Javier kahit anong mangyari. Napangiti naman nga si Maki sa ginawa ni Ricky. Kung ano man daw ang naiisip nito ay sigurado siyang magugulat ang mga taga Batangas. Wala siyang ideya sa plano nito, pero gusto niya itong makita.
Napabuntong hininga na nga lang si Isaiah at tinapik sa balik at si Mendez. Sige, mag-ready ka na. May tiwala ako sa iyong bata ka. Gawin mo ang gusto mo. Pagkarinig nga ni Ricky noon, ay lalo siyang natuwa at mabilis siyang pumunta sa tabi ng bench para magpatalbong ng bola. Habang ginagawa nga niya yun, ay napatingin pa siya kay Lionel. Hindi kita mapipigilan, pero kaya ko siguro sabayan ang ginagawa mo dahil may tiwala ako sa paglalaro ko.